kung nakabisita ka na sa website kung walang laman na www.ianhow.com, ito ang makikita mong litrato. Alam mo ba kung saan yan? Sa Halsema Highway yan. Yung highway lampas ng Baguio papunta ng Bontoc Mountain Province. Eh ano ngayon? Wala lang, gusto ko lang ikwento yung ride na to. Bakit ako nandyan, tsaka anong ginagawa ko dyan. Teka, para may kulang sa website ko ah. Dapat pala lagyan ko yan ng matandang kasabihan, yung kasabihan ng mga Kastila, na ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Ang punta namin yan sa highest point, taas ng Benguet, o yung dating highest point. Ngayon kasi may bago ng highest point yung nasa Tinok Road sa Ifugao. So ngayon, itong nasa Atok Benguet, higher point na lang siya, hindi na siya highest point. Pero nung ginawa namin tong ride na to, ito pa yung highest point, itong nasa Atok Benguet. Kaya sa video na to, i-refer natin yung lugar na yan as highest point pa rin. As usual, simula niyan sa kilometer zero. Diyan naman madalas ang simula ng mga long ride namin. Tapos, yan kami lahat na magkakasamang Papa Jack. Bale, sampu kaming lahat. Noong mga panahon na yan, isa lang ang nakakilala ko dyan na dumating, si Doc. Yung iba dyan, dumating lang nung nakita nila yung invite na pinost ko sa Facebook para mag-ride papuntang highest point. 11:30 ng gabi ang ride out namin yan. So ito, nag-ride out na kami yan, nasa ilalim kami ng LRT. Nasa may Manila pa yung part na yan. Tapos, ito yung unang stopover namin. After 50 kilometers yan sa may Bulacan, yung may lugawan dun. Itong part na to, nakalampas na kami ng San Fernando, Pampanga yan. Mga 4 AM siguro. Hindi ko alam, pero nung mga panahon na yon, mahamog, kaya pinicturan kong ganyan para lang makita yung hamog. Tapos around 5:30, ayan, nag-almusal na kami. Bandang Tarlac na yan. Kita mo dun sa may kabila, may umiidlip pa oh. Tapos habang umiidlip, ayan si Doc, magdadab. Tapos after almusal, pajak ulit. Tapos ayan na naman, mga 50 kilometers siguro yan pagkatapos. Pahinga ulit kami, mga alas 7 ng umaga yan eh. Ganyan kami madalas pag nag-ride. Ang stop namin, either kada 50 kilometers or kada 2 oras. Depende rin, minsan pakiramdaman na lang kung nagkakalas-kalas na o kaya nagkakaiwanan na. Tsaka depende rin sa panahon. Kung mainit, kung maulan. Tsaka yun nga, minsan nagpapakiramdaman pag medyo magkakalayo na yung gap ng mga magkakasama, medyo magre-regroup muna ulit. Kita mo yung kamamawa ni Doc, oh. Mag-highest point kami, naka-sandals lang. Samantalang karamihan sa amin, naka-cleats. Ganyan din yan, oh, nagsagada kami. Ginawang basic yung ahon ng sagada. Pero naka-sandals lang, ha, hindi naka-cleats. Itong isa, si Manny, kita mo hindi rin naka-cleats, oh. Pero mamaw din yan. Yan yata ang unang beses na nakasama ko siyang mag-ride, eh. Pero pagkatapos niya, nakasama ko pa ulit siyang mag-ride. Kasama siya dun sa Minalungaw, tsaka sa Taal Loop. Mamaw din yan. Ayan, padyaka na naman. Tarlac pa rin yan. Napakahaba ng tarlac kung papadyakin mo. Kaya kung di mo pa nasusubukan padyakin yung tarlac, ito na yung warning mo. Mauumay ka sa haba niyan. Pero patag lang naman karamihan. Huwag ka lang aabutin ng sikat ng araw dyan kasi grabe talaga yung init. Yan, tarlac yan. Mga alas 8 ng umaga. Kita mo yung upo ko dyan, oh, nakasalampak na ako. Nagbabadya ng malaspag. Tapos padyak ulit. Ito na next, alas 10 na ng umaga yan. Ayan, nag-aalmusal na kami sa may Rosales, Pangasinan na yan. Tapos alas 11 ng umaga sa may Pusurubio yata ito o sa season na flat yung sirayan. Kaya tulong-tulong na rin muna kami magpalit ng interior. Tsaka silong na rin muna kasi sobrang init na niyang mga panahon na yan. Alauna na ng tanghali yan. Ito alas 3 na ng hapon to sa may 7-11 sa Rosario, La Union. Yan ang madalas na pahingahan pag aakit ka ng Baguio kasi kasunod niyan, Cannon Road na. Ayan, larga na kami, 3:30 ng hapon. Konting abante lang namin dyan tapos Cannon Road na yan. Ayan, ito na yung arko ng Benguet. Halos lahat ng mga siklistang umaakit ng Baguio hihinto dyan para magpicture. Tapos kasunod nyan, yan na yung Cannon Road mismo. Yan, ito, puro pictures na to. Sa bagay, kanina pa naman puro pictures eh. So ayan ang bisikleta ko. Tapos inulit ko lang yung picture, kinuhaan ko lang na mas kita naman yung ilog. Tapos yan ako na medyo nakangiti ng konti. At yan naman ako na hindi nakangiti. Ito isang magandang view sa Cannon Road, itong falls na to. Nung binalikan ko tong picture na to, tsaka ko lang nakita na mukhang pwede yata pumunta doon, no? Kasi may mga tao sa gilid eh. Oh. Yan, mas magandang kuha. Ganitong klase ng mga view ang makikita nyo kapag nasa Cannon Road kayo. Ang kagandahan kapag nakabisikleta ka, pwede kang huminto anytime na may makita kang magandang view tapos gusto mong kuhaan ng picture. Ang daming magandang view dyan sa Cannon Road. Ito ang mali ko rito. Lagi akong humihinto dyan kapag umaakit kami ng Baguio
pero hindi ko binabasa yung nakasulat. Pero ayun o, nakasulat sa gilid, Our Lady of the Way. Next na balik ko, babasahin ko mabuti kung ano yan para malaman ko na finally. Yan, magandang view na naman. Actually, mas maganda yan pag nakita mo ng personal. Lalo na kung narating mo yan dahil nakabike ka. Ramdam mo yung pagkasulit ng padyak mo. Yan, tapos yan ako, nagpipigil ng ngiti. Tapos yan naman ako na hindi nagpipigil ng ngiti. Yan na naman ako na hindi na naman nakangiti. Kung mapapansin mo, mag-isa na naman ako dito sa mga picture na to. Kasi sila Doc, nagmamaw na naman, nasa unahan na sila. Eto, nasa taas na kami nito. Hindi na ako nakapag-picture dun sa may Lion Set saka sa iba pang part ng Cannon Road. Mga alas 7 na yata ng gabi to. Yan, sa transient na yan, kinabukasan na yan eh. Diyan na kami natulog, tas kinabukasan, padyak ulit hanggang highest point. 52 kilometers pa ulit yung papadyakin namin galing dyan sa Baguio City. Nakalimutan ko na yung pangalan ng transient house na pinagtuluyan namin. Pero maganda dun, pwede yung bike dun sa loob. Tapos ang maganda pa ron, may mga pagkain na dun sa kusina. May mga beer, delata, kanin. Babayaran mo na lang kung ano yung nakonsumo mo. Sayang, hindi ko na maalala yung pangalan ng transient house. Pero contact kasi ni Doc yun. Bago pa lang kami magpunta ron, bago pa lang kami mag-ride out, na-contact niya na yun, na-arrange niya na yung tutuluyan namin. Para-ride out na ulit kami nito, alas 7 ng umaga. Pero hindi lahat kami papadyak papuntang highest point. Lima na lang kaming tutuloy kasi yung iba, hanggang Baguio lang talaga yung plano nilang padyak. Yan, so lumarga na kami, papuntang highest point, madadaanan yung La Trinidad. Dumaan muna kami sa KM3, yung mga magagandang makukulay na bahay doon na pwede ka mag-picture-picture. Mga 8 ng umaga na yan eh. Kung halimbawang nasa Baguio ka tapos gusto mong pumunta rito sa KM3 pero hindi mo kabisado, pag nagtanong ka sa mga lokal, ang itanong mo, KM3 sa La Trinidad. Kasi dalawa pala yung KM3. Meron pang isa doon sa May Marcos Highway, doon kami naligaw nila Batman noong nag-Manila Baguio kami noong 2019. Palusong pa naman yung sa Marcos Highway, kaya pag nagkamali ka ng punta ron, ang haba ulit ang aahunin mo pabalik. Naligaw na naman kami, Marcos Highway na pala to. Ababa kami. So aahunin naman ulit kami, pakyat. Yan, papunta na kaming highest point niyan. Dumaan muna kami sa bakery para bumili ng baong tinapay. Tapos dumaan din muna kami sa gas station para magdagdag ng presyo ng gulong. Para mas madaling padyakan paakyat ng Halsema Highway. Siguro mga 90% naman ang dadaan ng kalsada, semento, maayos. Kaya okay lang na mataas ang presyo ng gulong pagpapadyak dyan. Tapos ito, nakakakalahati na kami nyan. Nasa 26 kilometers na siguro ang nakocover naming distance nyan. Mga 10:30 yan ng umaga. Medyo mataas ang sikat ng araw nyan pero okay lang kasi malamig naman yung klima. August namin ginawa tong ride na to. May araw nung mismong araw ng ride namin, pero tag-ulan yung panahon na yan. Kaya ganyan, no, may mga mini falls doon sa gilid ng kalsada. Tubig yan na nanggagaling sa bundok. Yan o, yung kasama namin, dyan na nag-refill ng tubig. Ito, bandang alas 12 na ng tanghali yan. Hindi naman mausok dyan, pero nagtakip na rin ako ng muka para pang cover sa sikat ng araw. Maganda yung panahon ng mga araw na yan. Kitang-kita mo yung mga magagandang view doon sa Halsema Highway. Sayang talaga tamad ako mag-video ng mga panahon na yan. Itong part na to, hindi lang halata, pero matarik yung kalsada na yan kahit maiksi. Tsaka dalawang magkasunod na ahon yan. Medyo nakakatakot dyan sa nakakailang kapag nasabayan ka ng bus o kaya ng mga truck habang umaahon ka. Ang kitid kasi ng kalsada na yan. Yan o, yan yung pagkaahon. Tapos, ito yung pangalawang ahon. Yan, ito na yung picture na makikita sa ianhow.com. Sayang o kung video sana yan, ang gandang ipakita niyan. Lalo na kung may drone. Kasi dyan sa spot na yan, makikita mo yung kahabaan ng lahat ng inahon mo, lahat ng pinadyak mo mula dun sa baba, papunta dyan sa gitnang yan. Ganda ng tanawin! Sarap magbike! Ganda oh!
Woohoo! Tapos ito yung Halsema half tunnel. Tunnel. So shock. Malaking bato yan na nagko-cover ng kalahati ng kalsada, kaya sa tinawag na half tunnel. Pictures pa lang yan, pero kitang-kita mo na, oh, ang ganda ng mga tanawin. Lalo pa kung video yan, tsaka kung drone. At pinaka-pinaka lalo, kung makikita mo mismo ng personal. Ang ganda dyan, grabe. Eto, medyo masaya na ako rito kasi 1 kilometer na lang daw, Atok na. Yan o, yung sign na yan, ang ibig sabihin yan, from kilometer 0, nakaka 297 kilometers na kami. Tapos, ang next stop, ang next na lugar, yung A, ang ibig sabihin yan, Atok. Atok Benguet. Tapos yung 1, ang ibig sabihin, 1 kilometer na lang bago mag-Atok. Pero yung highest point, although nasa Atok Benguet siya, hindi siya 1 kilometer na lang. Medyo mas aabante pa ng konti bago makarating dun sa mismong highest point. Ayan na, nasa highest point na kami. Mga alas 2 na ng hapon yan. Ako yung huling dumating dyan. Yung mga kasama ko, yung mga mamaw na yan, siguro mga kalahating oras na sila o 1 oras na naghihintay dyan. Yan, so yan na yung pinunta namin dyan, mag-picture-picture. Medyo sayang lang kasi pagdating namin, nagsimula na maging maulap, kaya na-cover na yung magandang view na makikita mo sana kapag nandun ka sa may highest point. Tapos, picture lang ulit dito sa may waiting shed, tapos tsaka rin dito sa may isa pang sign ng highest point. Yan, tapos-tapos na, pumadyak na ulit kami pabalik, pero hanggang doon na lang sa may terminal ng bus papuntang Baguio. Hindi na kami pumadyak pabalik ng Baguio kasi alas 3 pasado na eh. Aabuti na kami ng dilim sa Halsema Highway. Medyo delikado, puro bangin dun. Tsaka ayan o, 3 PM pa lang, sobrang foggy na. Delikado na talaga pumadyak pabalik. Bago sumakay ng bus, kumain muna kami dun sa may Atok. Kaya ang nangyari, nag-alisa na lahat ng mga bus. Wala na kami masakyan papuntang Baguio. So pumara na lang kami ng kung ano man pwede namin angkasan papuntang Baguio. Tapos ayan, ang pumara sa amin, yung mobile ng BJMP, pabalik ng La Trinidad. So hanggang La Trinidad lang yung mobile, tapos pumadyak na lang ulit kami hanggang Baguio. Tapos, bus na pa Maynila. Yan, ganyan namin sinasalansan ng bisikleta sa ilalim ng compartment ng bus. Yan, so dyan nagtatapos ang untold story natin ng Manila to highest point or second highest point ngayon. Maraming salamat mga kapotpot. Huwag kakalimutan ang matatang kasabihan. Ang kasabihan ng mga Kastila, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Hanggang sa muli, salamat!